bakit ba natin kailangan rehistro ang ating mga SIM card? Ayon po sa Republic Act 11934 at sa Implementing Rules and Regulations nito o SIM Registration Act of 2022, kapag ka hindi po tayo nagrehistro ng ating SIM card na ginagamit sa kasalukuyan, ay automatically po itong madideactivate after 180 days o 6 months. Kaya naman, sa pagkakataong ito at kahapon, sinimulan na po ng mga tele companies ang kanilang mga pagtanggap ng registrations, bagamat sa unang araw nakaranas po ng hindi magandang serbisyo ang mga subscribers nito. Ito ay sa kadahilanan sa sobrang dami po ng mga initial na nagparehistro dito po sa particular sa Globe at saka sa Smart. Pero sa ating pong nadinig sa ating mga kababayan, ang dito ay naging maayos po ang serbisyo. Marahil dahil hindi po ganun karami ang kanilang mga subscribers, kaya naman yung volume talaga ng subscriptions ng mga nagpaparehistro kahapon sa Smart at saka Globe ang naging kadahilanan kung bakit nagkaroon po ng kaunting aberya, pero tinugunan naman ito po ng Smart at saka ng Globe. Dito po sa post ng DILG, ang tanong po ng bayan, paano irehistro ang SIM card? Paano makakapunta sa link para sa registration? Katulad po ng binanggit natin kanina, base sa Republic Act 11934 o ang Subscriber Identity Module SIM Registration Act, kinakailangan irehistro ang bawat SIM cards upang manatiling magagamit pa ito. Kung hindi marirehistro ang SIM, maaari itong ma-deactivate matapos ang 6 na buwan. Pero sinasabi din po ng Implementing Rules and Regulations na maaari pong i-extend ng 4 na buwan ang registration. Pero sana wag na po nating antayin na umabot po ng 6 na buwan o 4 na buwan na extension bago po natin maisipan na magparehistro, sapagkat kapag ka nangyari po iyan na hindi po tayo nakapagparehistro at na-deactivate po ang ating mga SIM card, hindi na po natin ito magagamit pa. Ang pagpaparehistro po ng mga ginagamit nating SIM cards, particular sa mga provider po ng dito, ng Globe at ng Smart, ay maaari po nating puntahan dito po sa mga link na nakabanggit po dito sa post ng DILG. At ito po ay aking ilalagay sa description ng ating video para po kung kayo ay magpaparehistro ay puntahan nyo na lamang doon po sa nabanggit na mga link. Kinakailangan maghanda po kayo ng valid at government-issued identification card na naglalaman ng buong pangalan, birthdate, kasarian, address, at SIM number upang mairehistro ang mga SIM card. Ang ilan po sa mga katanungan, paano po kung menor de edad ang gumagamit po ng SIM card? Ang kinakailangan po ninyong gawin ay kayo mismong mga magulang o mga guardian o nasa tamang edad ang magre-rehistro in behalf of the minor. Tapos may link po kayong pupuntahan sa registration area na ito na pipiliin nyo po doon bago o lumang SIM card para po sa menor de edad, at ganun din po sa mga bago at lumang SIM card para po naman sa mga nasa tamang edad katulad po natin. O halimbawa, kapag pumunta po tayo sa dito SIM registration, ito po ang inyong makikita. Ayan. Basahin nyo na lamang po ang mga nakasulat po dito. Step by step naman po yan. Sa Globe naman, ganito po ang inyong makikita. Okay? At sa Smart, ganito naman po. Ayan. Siyempre, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung mga detalye ng aking pag-fill up dito kasi kailangan naman natin ng kaunting privacy. Ang mahalaga lamang, alam nyo po kung ano po yung mga link na inyong pupuntahan, at muli, ilalagay ko po ito sa description ng ating video at doon nyo na lamang po i-click para po sa inyong pagpaparegister. Yan lamang ang update po natin sa oras na ito, at huwag nyo po sanang kalilimutang i-like at i-share po ang ating video. I-subscribe po kami sa Top 1 Archive at Top 1 Archive Facebook page. At higit sa lahat, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tol.